Ampelody TV. Yo, hon, what's up sa inyo mga Tampalody? Magandang araw sa inyong lahat. Welcome to my YouTube channel and another DIY ulit mga Tampalody. So ngayon mga Lodi, may problema po itong unit natin ngayon. Ayan. So ang problema natin ngayon dito is hindi na siya maglalak gamit nito. So ayan, titestingan ko po. So ayan, wala na po siyang remote lock. Hindi na po nagana yung ano niya, yung remote niya. Kasi main problem nito is itong yan, kita nyo yan, ito yan po yung problema niya, yung module niya, central lock module natin. So ngayon mga Lodi, mag-i-install tayo ng keyless entry dito para magamit ulit natin yung ano natin, central lock natin, para yung remote na lang yung gagamitin natin. So ito, meron ako ngayon ditong module na keyless, yan, na na-review ko na ito. Ayan po siya. So i-install natin to ngayon sa DA64V natin para hindi hassle sa paglalak, lalo na pag meron tayong madali ang lakad tapos gusto natin ilak agad yung sasakyan natin, is itong remote na lang yung gagamitin. So ito po yung harness niya, yung module at saka yung remote key, yan. So pakita ko lang po sa inyo tong harness na to, kung anong ginawa ko dito. Ayan, wait lang, i-install ko muna to. So ayan po, na-install ko na siya. Yan. So ito mga Lodi, share ko lang po tong pag-wiring ko dito. Wait lang, yan, para makita nyo po. So yung ginawa ko dito Lodi is madali lang po. Itong red na positive, tap ako ng dalawang wire, tinap ko sa positive. Itong yellow black at saka orange, ito nga masyadong malabo, orange gray, nakatapo yan sa positive na red wire, yan. And then sa negative naman, nagtap din ako ng dalawang wire, yan. Yung tinap ko dyan, yung ito yung negative wire, nagtap ako ng dalawang wire dyan, yung green gray at saka orange, wait lang, orange white, ayan po, yan, nakatap po yan sa negative, nakatap po yan sa negative wire, yan, yan po, yan lang po yung ginawa ko dito. Negative wire, nakatap yung orange white at saka green gray, at sa positive wire naman is nakatap yung orange gray at saka yellow black. Ayan, sana nasundan nyo po. At saka naman itong solid gray, ayan, para po ito sa park light. So dalawang gray po yan, pinutol ko na po, pinutol ko na siya, yan. May dalawang wire ako, tatlong, apat na wire pala yung pinutol ko dito. Ito yung, ito naman yung sa trunk, yung green black. Hindi natin magagamit yan kasi wala naman trunk tong minivan natin. So ito namang blue black is para sa power window, di ko na ginamit din yan. Itong gray pinutol ko na din kasi nag-iwan ako ng isang gray dito. So itong black white is para to sa equator, itong dalawa, black white at saka yellow blue, para to sa equator. So ngayon mga Lodi, i-install natin to sa unit natin na DA64B at
watch and learn po. At magsimula na tayo. So let's go. So ayun po mga Lodi, binaklas ko na po lahat. Ayan, dito sa steering cover natin, tinanggal ko na din. Ayan siya. So ngayon mga Lodi, itong module natin is magta-tap na po tayo. Ayan, so unang-una po, dito po natin itatap yung positive wire ng module natin. So ang gagawin natin ngayon is maglalagay tayo ng extra wire dito para mahaba. Ayan, at itatap natin yan dito. Ayan, ito po yung positive wire ng module natin. Dito natin siya itatap. So wait lang, ikakabit ko muna. Ayan na po siya mga loads. Ayan, ito po yung wire na kinabit natin. Ayan, ito po siya doon sa 12 volts na live wire. So ibalik na natin ito sa dati. Ayan. So ngayon dito tayo sa module. So itong gray na wire, ayan, itong green wire at itong positive wire ng module natin is ikakabit natin siya. Idudugtong natin yan dyan. Yan po yung mangyayari dyan. So unang-una mga loads, for safety purposes, tanggalin muna natin tong fuse niya para iwas ground. Tanggal na po. So, ayan mga Lodi. Ito na po yung ano niya kanina. Yung natap natin. At saka, ito namang negative side niya. Itong negative wire, yan. Dito ko lang tinap dito sa body ground. Ayan. So, ito na po siya. So, ngayon, itong gray naman, dito sa module natin, yan. Itatap natin yan dito sa park light. Sa park light po ito. So, saan ba natin hahanapin yung wire ng park light? So, ito. Kita nyo po ito. Tingnan nyo po yung, tanggalin nyo po yung plastic ito dito sa ilalim. Wait lang, tanggalin ko muna. So, ito po siya. Ito po yun. Ito po yung socket ng ano natin. Yan. Tanggalin natin to. Yan. So, ito na po. Nakikita nyo dito yung wire ng red. Ito. Itong kulay red at saka yellow. Dito natin itatap yung gray wire ng module natin sa park light. So, wait lang. I-tap ko muna. So, ayan po. Natap ko na po yung gray na wire. Pampunta yan sa module natin. Ayan, dito ko siya tinap sa red-yellow. Ayan. Wire po yan ng park light. So, dyan ko siya nilagay. So, ayan. Secure muna natin to. Iti-tape muna natin yan. Ayan po. Na-tape na po siya. Ayan. Ayan. So, next natin itong black, white, then
yellow blue. Ito pong wire na to is para po ito sa equator. So hahanapin natin yung equator natin, wire ng equator natin dito. So hope nakita niyo po itong socket na to. Ayan. Meron kayong makikita diyan na solid blue at blue. Yan po yung puputulin natin. At ikakabit natin tong dalawang wire na to. So wait lang, tanggalin ko muna tong socket para mas makita nyo po. Ayan po, ito po, ito po yung dalawa, yung naka-tape dyan. So puputulin natin yan, then itatap natin tong dalawang wire. So wait lang. So ayan po mga Lodi, na itap na natin yung black, white at saka yellow blue na wire natin dito sa equator wire. Yan yung blue at saka blue black. Yan po yung black wire na galing sa module na black white, nakatapo sa black blue ng equator wire. Then at saka yung yellow blue nakatap din sa solid blue na wire ng equator. So ngayon mga Lodi, i-test muna natin to kung working ba siya. So lagyan ko muna ng fuse to para magkaroon ng power. Ayan. So ayan, nalagyan ko na. So ngayon, saan yung remote natin? Oops. So ayan, itetest na natin siya. So ito yung lock natin. So pipindutin natin yung open. Ayan, lock naman. Ayun, open, lock. So kitang-kita mga Lodi, working po yung pinaggagawa natin dito. So i-secure muna natin to, lagyan muna natin ng tip yan para hindi mag-rub. So wait lang. So ayan mga Lodi, na ibalik na natin yung wire, na secure na natin siya. So ngayon, itong mga sakit na tinanggal natin, so ibabalik natin siya sa dating position niya. Ito. Then ititest natin kung working ba siya. Then ititest natin kung anong reaction ng light ng ating park light, kung ilaw ba o hindi. So yan. So ayun mga Lodi, na po yung pag-wiring natin dito sa keyless entry natin. So ayan, na isayos ko na po yung back wire. So ngayon mga Lodi, moment of truth, titest na natin yung central lock natin kung nagana ba talaga gamit tong remote natin. So ayan, so as you can see mga Lodi, naka open po yung door natin. Ayan po. Ayan, naka-open po yan. Ayan. Dito naman sa kabila. Ayan po, naka-open. So, ipipest natin yung lock. Kung nagana ba. So, dito natin siya bibidyohan. So, ilock natin. Ayun. So, ayan po. Dito sa driver side, naka-lock na po yan. Ayan po. Dito sa gilid naman. Po, nakalock na din. So, unlock natin. So, working po yung pag-i-install natin ng keyless dito sa sasakyan natin. So, yung module niya, hinayaan ko lang yung stock niya dito. Hindi ko na tinanggal. Di bali, nag-add na lang ako ng isa pang module yung nabili, yung kasama natin sa keyless entry. So, tingnan natin sa labas. So, wait lang. So, ayan. Titest na natin yung remote natin kung anong reaction ng mga ilaw. So
So ayan po. So ngayon nakalock yung DE natin. So unlock natin. So ayan, dalawang blink po. Ibig sabihin unlock po yung mga doors natin. So tara, check muna natin. Ayan. Ayan. Lock po siya, unlock po siya. So ngayon naman is ilalock natin. So isang blink, ibig sabihin lock po yung mga door natin. So check natin ulit. Ayun, nakalock po. So yun lang mga Lodi. Salamat po sa panunood. At sana meron kayong natutunan sa video na to. Bago ako magpaalam mga Lodi, huwag kalimutang i-like, share and subscribe ang YouTube channel natin. At i-hit nyo na lang din yung notification bell para updated po kayo sa susunod na video na i-upload ko. So hanggang dito na lang. Paalam!